Happy Valentine's po sa lahat. At talagang napakasarap ng February, no? Feel na feel natin yung love in the air, di ba? Kahit inaaway tayo ng mga commander natin. pero gano'n pa man, yung sabi nga nila, lambing ng anong pagmamahal, lalo na ngayong Valentine's, feel na feel. Kaya lalo kong inaasar si Sis Wilma. Kasi feel na feel ko. Napil ko yung ano, pagmamahal niya. Yun, no? So, ngayon akong na-prepare na gusto kong i-share sa inyo before tayo mag-start ng worship proper natin. Natanong naman natin sa ating sarili, as a Christians, no? We are all Christian here, di ba? Wala naman siguro Muslim or different, ano? So, as a Christians, am I supposed to do good works? Ano ba? Ano kaya? Paano natin dapat sagutin itong tanong na ito? Ano kaya dapat natin sagot dito? Am I a Christian? Do I have to do good works? May ano? May gusto sumagot? May tumawag? Matatag na. Hindi ka, amen ah. Ayun po, masok na yun. Hindi, wala na. Ayun po, sorry po sa interruption, talagang, nasaan na ba tayo? So, ayun, paano ba natin dapat i-answer to? So, from my side, oh, ito eh. Mas maganda ha, si Bro Rico. Bro Rico, may asa kika. Ayun, no? Paano ba natin dapat i-answer ko? As a Christian, am I supposed to do good works? Siguro as a human, di ba? As a human, not only as a Christian, we have to do good works. But dito sa topic na to, as a Christian, so we're linking ourselves as a Christian. So we have to be proud to say it with enthusiastic, with joy, that we have to do good work. Yes. Amen. Answer it with a big, big yes. Yes. Amen? Amen. So, katulad na lang nung ano, this is a... Asan ba yung ano? Wala pa tayo ano? Hindi ka sa lamesa. Ayan! Naisip mo! Yung mga assistant! Ayan! Mga assistant! Oo, oo, oo! Oo, oo, oo! Ayan! Thank you! Thank you! God bless po! Ayan! Ayan! Nalagay ko na sa lahat! Nasag-usap eh! Ayan! Nasag-usap! Ayan! Ayan! Diretso na ito kayo! Ayan. Diyan na lahat. Yun. Pwede na. So, ayun, no? So, like what I said, we have to answer it with a big yes. Kasi as a Christian, we represent Jesus Christ. We are the church. We are the church of God. Tayo ang ambassador ng Christianity. So, dapat, like what, Brother Kokoy wala. Si, inano ni Brother Kokoy last week, nung siya yung worship leader, yung hayaan niyang makita yung ilaw. Yung ilaw natin. Di ba? Kailangan makita yung liwanag ng bawat isa. Like what Jesus tell to his disciple, no? Sa matatagpuan natin sa, bro, rest please, sa Matthew 5:14-16, NIV, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, di ba? Napakagandang verse naman. So, hayaan mo ba yung liwanag mo is matago lamang? Pakita natin yung ano, yung kung paano tayo gumagawa ng mabuti. Kasi hindi naman natin kailangan ipagsabi. Pag gumawa ka ng mabuti, hindi kailangan malaman ng kaliwa o kanang kamay mo. Pag gumawa ka ng mabuti, nakikita yan
na-express yung liwanag, hindi na kailangan i-boost mo pa. Because that's how good deeds works, no? Nararamdaman ng tao na ginawan mo na mabuti. Hindi mo na kailangan yan, no? And they will appreciate it. So, ito yung gusto ko emphasize na liwanag. So, patuloy tayong gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa and makikita yung liwanag sa atin and will be a good example like the prayer of Brother Jojo kanina, no? Maging example tayo. And through it, makaka-influence pa tayo ng mga brothers and sisters natin. Di ba? And, ito rin yung ano, ha? Okay. And, also, Paul also characterized na mga ko naman sa verse, bro, can you press please? Sa Titus, Titus 2:14, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are very old, eager to do what is good. So, dito, no, pinakikita dito sa verse to, na we are actually redeemed ni Jesus, no? Ito yung good works na binigay ni Jesus. Nang niredeem niya tayo, binigay niya yung buhay niya para masalba tayo. And this is one example of good works. No, para maging purify tayo, para maging karapat-dapat tayo sa harap niya. And, next please. Ito yung para sa sabihin. But there is a confusion, so, regarding this verse. The confusion is, there is open confusion. How good works related to salvation? Di ba? No, siguro as Christian, di ba, natatanong natin, kailangan ba akong gumawa ng mabuti? Kailangan ba akong maging mabuti para magkaroon ng salvation? Yun. So, hindi ito. Good works hindi ka magkakaroon ng salvation dahil sa paggawa mo ng mabuti. I just want it to be clear for everyone. Yung good deeds, good works, hindi ito yung paraan para magkaroon tayo ng salvation. Kasi ang salvation is a free gift from God. Amen. It's a free gift from God. Binigay niya sa atin to ng libre. So, and yung good works naman, yung good works is a result. Yeah. But the scriptures in the good works are not caused by the salvation of the result. But this is a result. Diba? Paul said, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourself. It is a gift from God, not by works, and no one can boast. So, yun, no? Binigay sa atin ng ito na manatagpuan sa Ephesians 2:8-9. So, this is a free gift from God. So, pinakikita niya dito kung how good is God, no? Talagang dinisay niya yung lahat ng bagay na ito para makuha natin. And it's not because of good works, but it's because He redeemed us from the sin. That's why it's good, no? Press please, bro. So now, it is natural to wonder if good works have any place in our lives. Kasi, di ba, may isip natin ngayon, kahit naman pala ako hindi gumawa ng mabuti. May save na ako kasi nagbigay si God ng pre-gift, no? Para sa ating lahat. And press please, bro. Paul said in Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So, ito, dinisay na tayo ni God. Imagine it, no? Yung good works, design na niya, in-encourage niya na lahat tayo, beforehand pa lang, nagkumuha na talaga ng mabuti. So, it was the Holy Spirit who actually dictated us right now na maging mabuti, na mayroon tayong convictions, because God already planted everything. So now, imagine the goodness of God, who not only offers salvation as a gift, but also make us new creatures in Christ, who are able to perform good works that He Himself has planted beforehand. So God is really good. God is really good. Thankful kay God talaga. It's a big blessing. Thank you for the opportunity again. Makatayo dito at maging worship leader at my side. Amen. Thank you. Thank you. Let's stand and pray.
Lord, maraming salamat po sa araw nito na binigay niyo pag muli kami nagkasama-sama magkakapag ito. Lord, hayaan mo maging maging blessed ang bawat isa sa araw ito. Tanggalin mo kung ano man yung gumugulo sa bawat isipan ng bawat isa. At hayaan mong maging puspus kami ng iyong pagpapala sa araw na ito, Lord, sa mga darating mo. We will glorify you, Lord, ng buong lakas at buong kaligayahan namin magdidiwang ngayon, Lord. Ngayong buwan ng araw ng pag-ibig, Lord. Let's share love with everyone. Let's show love and show our light na dapat tayong maging as gumawa ng mabuti at a perfect Christian and example to everyone. So, all glory to God. A blessed morning to everyone. Amen. Amen.